Ayan, isang maganda o hindi ko masasabing maganda o pangit na araw ngayong araw na to kasi ngayon-ngayon lang may pumasok sa akin na balita galing sa tropa natin mula sa tropang Giatay from TikTok World, from tropang Rodney. Ayan, shoutout sa'yo. Medyo malungkot kasi bilang isang OFW, ayan, alam ko kasi kung gaano kahirap ang mamuhay dito sa ibang bansa. Kahapon lang, ayan, sabi niya dito, ayan, pre, namatay daw yung kasamahan niya. Kahapon, March 21, 2020. Between 2 to 3 p.m. Ayan, dyan sa company dito sa may Riyadh din, sa may Exit 18, sa may Alumatic, Aluminum Manufacturer, ayan, company. Ang kasamaang palad kasi, guys, walang nakapansin na itong si kabayang Jeffrey, ayan, yung pangalan niya sa Facebook is si Jeffrey Yapi. Ayan, itong si kabayan natin, wala pong nakapansin na ito pala, akala ata nila ay natutulog lang, wala na palang buhay. So, sa di alam pa na dahilan, baka ito ay bangungot, or di kaya, since summer kasi ngayon, last 2 years ata, meron din akong tropa, or may kakilala din ako, na namatay due to cardiac arrest gawa nung sa init ng panahon. Ganto din yun, summer din. So it's either bangungot o di kaya inatake to. Ang problema kasi guys, bilang isang OFW, syempre lumipad ka dito, ang dami mong pangarap, ang dami mong gustong gawin, tapos mag-e-end up lang sa ganun. So once na makakarinig tayo ng balita na ganto, medyo nakakalungkot. Ayan, minsan lalo na dun sa mga baguhan, may mga dumarating dito na minsan hindi tama yung pinirmahan nilang sahod sa kontrata nila dun sa Pilipinas pagdating dito na iba. Ngayon, wala kang ibang kakampi nun. Ngayon, kung pupunta ka naman sa mga government dito, medyo takes time to process bago ma-resolve yung kaso. Meron namang iba, which is kalimitan na nangyayari, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay, mga kabayan nating kababaihan na nagagawa ng masama ng kanilang mga amo. Ayan, meron namang iba dito na lalo na ngayon, basta-basta na lang tinatanggal ng kanilang kumpanya. Ayan, kailangan pumunta pa sa mga government, sa imbahada para mahingi ng tulong. So, hindi po ganun kadaling mamuhay dito bilang isang OFW. Ayan, kung ang iba akala pag abroad ka nasa iyo na yung pagmamay-ari mo na yung bangko. Kaya itong si kabayang Jeffrey medyo masakit yung nangyari sa kanya para sa kanyang pamilya, lalo na't meron siyang tatlong supling. Eto nga, meron siyang may bahay sa Pilipinas na nag-post. Dito ako halos naiyak habang binabasa ko to kanina. Ang sabi dito sa kanyang post, credit to sa kanyang may bahay na si Jenaline Mirambil Sikig. Ayan. Ang sabi niya dito sa isang post niya sa Facebook yesterday at 9:29 p.m. Anyari be, bakit? Tang ina, ang sakit-sakit. Yung tipong asang-asa na kami ng mga anak mo pag uwi mo this coming June. Pero eto, ang buisit ha. Tuloy na nga yung pag-uwi mo, pero bilang isang malamig na bangkay naman. So doon pa lang ang sakit na. Ang dami pa nating pangarap, dami mo pang pangarap para sa amin ng mga anak mo. Ang dami mong pangako, puro na lang ba pangako? Sabi mo pag-uwi mo alagaan mo yung mga anak mo. Ikaw ang magluluto, ikaw ang magpapakain. Kasi sabi mo nakakaawa at ang payat-payat na ng mga anak mo pati ako. Sabi mo, alagaan mo kami. Yun ang sabi niya. Nangako ka pa nung kasal. So, paano na ngayon? Masyado naman atang maaga para kunin ka niya sa amin. Ang liit-liit pa ng mga anak natin. Hindi ka man lang muna hinayaang mag-birthday sa May 30 at makauwi nitong etong masaklap, guys. Magbe-birthday siya sa May 30. At makauwi ka itong third week ng June. So isipin mo, 2 years, normally kasi dito, 2 years bago ka makakauwi.
So itong si kabayang Jeffrey, baka itong first time niya siguro na uwi to. Pero ang saklap kasi next month na 'yo. Makaka-uwi ka nitong third week ng June. Ang saklap talaga, ayan, pinipilit ko mang maging okay para sa mga anak natin. Bukas pagising ko, di ko alam kung paano simulan o sabihin sa mga anak natin na wala ka na. Nainiwan mo na kami. Ayan, ang nakakainis ka, sabi niyang ganun. Ang daya-daya mo. Sabi mo, kaya ka nag-abroad para sa mga para sa magandang kinabukasan natin. Ano na? Aasa na lang ba ako sa wala? Lahat ng pangako mo, di mo na matutupad. Paano na ako neto? Paano na kami ng mga anak mo? Yung pangako mo kay baby na Barbie, yung kay Kuya Andre at Ate Kiray na cellphone. So, sa madaling salita guys, meron pa siyang mga supling. Tatlo ang naiwan niyang supling. Ayan. At kay Ate Kiray na cellphone at kay Kuya Adrian, nangako ka rin na pag-aaralin mo silang mabuti. Bibilhan mo sila ng gusto nilang regalo. Aasa na lang ba ang mga bata sa mga pangako mo? Di naman mahalaga yung material na bagay eh. Yung makauwi ka lang sana ng ligtas, okay na. Sobrang excited ng mga bata kasi alam nila, na uuwi ka na this coming June. So paano na? Anong sasabihin ko sa kanila? Itong pinakamahirap na part kasi maliliit pa lang yung mga anak niya. Ang hirap sabihin na yung papa nila uuwing bangkay. So anong sasabihin ko sa kanila? Paano ko ba umpisahan? Paano kami magsisimula ulit nang wala ka? Ang hirap ng gantong sitwasyon. Di ko alam kung makakatulog ba ako or di ko alam kung makakatulog ba ako ngayong gabi. Na sana makatulog ako at pagising ko okay na lahat. Na sana isang masamang panaginip lahat ng to. Ayan, yun yung sabi ni Miss Janalyn sa kanyang Facebook. Anyway, to you Miss Janalyn Mirambil Sikig, condolence sa'yo at sa buong pamilya mo. Ayan, in behalf of OFW, isa ako dun sa nakikidalamhati. Ayan, alam ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, hindi ganun kadali magsimula ulit. Lalo na tong nangyari sa'yo sa asawa mo na sobrang biglaan. Para sa amin, na hindi naman tayan siguro masasabi namin ganun talaga, life must go on. Ito naman yung usually natin naririnig, pero ang katotohanan, ganun po talaga. Acceptance, sa una alam naming mabigat yan, pero eventually makakayanan mo rin yan. Andyan yung Diyos, andyan yung tagapaglikha natin, hindi tayo pababayaan yan. So, lahat naman ng dahilan, lahat naman nangyayari, may dahilan yun, may rason yun. So, balik tayo doon kay paring Jeffrey. Ito kasi, tinignan ko yung Facebook account niya lately. Masaya pa siya sa mga posts niya eh. So, meaning to say guys, hindi talaga natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay bilang isang OFW na nandito tayo, napakahirap. Nawa natin lahat, tapos the end of the day, hindi pala maging successful yung mga plano natin sa buhay. And ano ba? Sa ngayon kasi isang tip lang mga kabayan, ano, since medyo mainit na yung panahon, summer na kasi dito sa Saudi Arabia. Hanggat maaari po, iwasan nyo pong maglalagay sa labas. Kung medyo sa trabaho nyo na sa labasan, daytime, as much as possible, lagi kayo may dalang tubig. Ngayon, kasi yun lang yung panlaban natin eh, para hindi ma-dehydrate or kahit pa paano medyo mag-cool down yung katawan natin. Kasi kahit ako, yung trabaho ko nasa aircon, pag-uwi sa bahay aircon, yun nga lang, pag habang pa-uwi na kami along travel, medyo mainit yung bus, dama mo yung init. So, tumataas minsan yung, or mahirapan ka minsan huminga. Kaya dun sa mga kabayan natin, especially dito sa Middle East ngayong summer, ayan, ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po tayong lahat. Ayan, kasi bukod sa COVID na nilalabanan natin ngayon, iniiwasan nga natin yung COVID. Pero ito palang summer na di-disregard na natin. So as much as possible, every now and then dapat iinom tayo ng tubig. Ano? And anyway,
Muli po, nakikidalamhati po ang buong OFW in behalf na sa pamilya nitong ating kabayan na si Jeffrey. At sa pamilya po nito, pakatatag lang po kayo. And then, wala na siguro akong masabi, kundi sobrang nakakalungkot po talaga. And, siguro guys, eto ha, para sa akin bilang isang OFW. Kung gusto nyo pong, sa mga nais tumulong, ano, pwede i-drop ko po yung Facebook account ng kanyang may bahay. Pwede po kayong, regardless, makikidalamhati kayo, makikiramay kayo. Mas maganda yon para dun sa naiwan ni Kabayang Jeffrey. Medyo maibsan yung lungkot kasi nawalan siya ng mahal sa buhay. At least maraming kabayan Pilipino na makikiramay, makikidalamhati. Malaking bagay yon sa kanyang nararamdaman. Doon naman sa nais tumulong financial, ayan, direkta po kayo mag-PM sa kanya para kahit pa paano makatulong din tayo. Ano? Ayan, so siguro, yun lang yung masasabi ko. Maraming salamat, Tropang Rodney, sa balita na inihatid mo sa akin para ma-share natin to. So, malay mo, sa akin lang naman ay baka sakaling makatulong tayo doon sa pamilyang naiwan ni Kabayang Jeffrey. Ayan, ulitin ko po, maraming salamat. Ayan, etong araw na to, medyo malungkot. Ako po ang inyong lingkod, DJ Longski. Ang nag-iisang DJ ang pango dito sa Saudi Arabia. Ayan, maraming salamat mga kabayan. Ingat po tayo lahat, especially now. Laganap yung, pataas ng pataas yung bilang dito sa Saudi Arabia sa COVID. O kahit saang sulok man ng mundo. Ayan, mag-ingat po kayo lahat mga kabayan. Ayan, let's pray and hope na soon, masusugpo din tong pandemic na naranasan sa buong mundo ngayon. Ayan. Ingat po kayo mga kabayan and God bless us all. Bye-bye. Mga kabayan, ibababa na daw po yung tao. Wala na pong buhay. Wala na pong buhay mga kabayan. Alalayan nyo yung ulo, alalayan nyo. Huli na po ang lahat mga kabayan. Wala na. Wala na. Ano? Gising na? Ano? Meron pa? One number. Mga kabayan, dadalhin na po sa ospital. Sana po makabul pa, pero kasi itim na po yung kanyang mga yung kuko niya. Itim na po ang kanyang kuko mga kabayan. Itim na po. Itim na. Hindi po natin alam kung makakahabol pa. Tagal po kasi dumating. Actually, hindi po talaga ambulance yung dumating. Bali, taxi lang po. Mini taxi. Hindi po siya ambulance. Ngayon, wala pa rin po tayong kasiguraduhan kung makakahabol pa. Kasi ito po. Ano? Ano pre? Meron pa mo? Nakahabol pa? Sura! Hindi sasama si Manay Ruin. Ito, mga kabayan. Suya. Wait. Sarik. Ang tagal po ng sasakyan. Grabe, sobrang tagal po. Sobrang tagal po natin sasakyan dumating. Wala pong ambulance na dumating. Wala po. Hindi po to ambulance. Private vehicle. Huh? Private vehicle lang po ang ginamit nila. What are you doing?
What are you, bro? Oh.